Hi guys, it's me again, Mark Mendoza, at welcome back to my channel. At salamat nga pala dun sa mga nakapanood ng unang vlog, at na-appreciate ko yung lahat ng comment nyo doon na malaking tulong daw yung vlog ko na yun dun sa mga, lalo sa mga first timer or gusto mag solo travel sa Boracay. At I really appreciate your comments guys and your kind words. And for today's video, ipapakita ko naman sa inyo yung pinag-estayan kong dalawang hotel sa Boracay. Dalawang beachfront hotel siya. So, yung isa nasa Bolabog Beach at yung pangalawa nasa Main Beach, nasa Station 2. So, bahala na kayo mag-compare kung saan yung mas gusto mag-stay. Kasi ipapakita ko rin or sasabihin ko rin sa inyo yung what I like and what I don't like dun sa mga hotel na yon. At hopefully, makatulong ulit ito sa inyo. So guys, dito ako nag-stay sa Levantine Hotel where the sun rises. Okay, so yan yung hotel. Tapos ito lang yung beach nila. Lapit lang, di ba? Pwede kayo mag-chill dito. Ang daming puno. Daming pahingahan. Diba? Malayo sa mga tao dun sa station to. Ayan o, di ba? Beachfront. Tapos dun yung famous coconut tree na nakaiga. Ayan, dyan. Yeah, maganda no. Levantine. Game, pasok na tayo. So yan, makikita nyo pagpasok yung kainan, tapos shower area, tapos iba pang mga tambayan. Tapos guys, sa second floor ako, iakyat tayo. Tara. Ligi sila. Ganda, may tambayan din dito sa labas. So yan, ayun yung beach pond. Diba? Ayan. Yan guys. Pagpasok nyo, yan, may mga hangar agad. Tapos yung salamin, yan. Tapos may upuan. Parang sala, no? May lamesa, may cabinet, shoe cabinet. Tapos yan, may TV, aircon. Tapos yung kama, malaki. Siguro kasi apat dyan. Pero ako lang mag-isa. So, yan. Ito yung mahalaga, may saksakan malapit sa bed. Para yan, mas charge mo yung phone mo. Tapos may mini lamp. May sa mirror. Ayan, super spacious niya. So, ito yung banyo nila. Oh, diba? Ayan, may kompleto, may blower pa. Pinamit. Tapos, ayan, may hot and cold shower. May shampoo. Sabon. Ayan, and then may bidet, di ba? Guys, ang binayaran ko rito ay 2,000 per night. Pero, hindi kasi naka-promo yun. So, pag naka-chempo kayo naka-promo, sulit, di ba? So, kung dalawa kayo, parang di 1K lang or less pag naka-promo. Basta mag-book lang din kayo agad. Pwede niya request dito sa second floor. Kasi sa second floor, parang maganda, overlooking din yung view ng beach. Nag-book ako sa mismong Facebook page nila kasi mas mura doon compared sa Agoda. Kasi sa Agoda parang may patong din sila, diba? Siyempre, kailangan nila lang. Business yun eh. Mag-direct booking na lang din kayo sa Facebook page nila. Ito lalagay ko. Ito yung restaurant ng Levantine guys. Saan? Right guys. Sarap yung mga food dito. Today's special. Ito yung menu nila sa Levantine. So ayun, kain muna tayo ng lunch and then diretso na tayo sa second hotel na pag-stayan ko sa La Carmela. And then papakita ko rin sa inyo kung goods ba doon or hindi. Tara! So yun nga guys, nakita nyo na yung Levantine Hotel, diba? As I said naman, sasabihin ko sa inyo honest feedback ko about dun sa hotel. Sabihin ko yung what I like and what I don't like. Start tayo sa what I don't like. Ay kailangan na maglakad ng 5 to 10 minutes from
Levantine to Station 2 or doon sa main beach. So kung masipag ka naman maglakad at if you don't mind naman maglakad, so go ahead, you can stay sa Levantine naman. Isa pa, you ay no free breakfast ang Levantine Hotel. So isa yun sa nalungkot ako kasi wala silang free breakfast. Yun lang, yung dalawang ayaw ko lang doon sa Levantine. And doon naman tayo sa what I like doon sa Levantine Hotel, guys. So una-una, nasa beachfront siya. Pangalawa, spacious talaga yung room niya. Pangatlo, maaliwalas yung room. Sobra, pati yung paligid ng hotel. Entire hotel, maaliwalas. Tapos meron silang hot and cold shower. At very clean talaga yung hotel. Guys, wala kang makikita ng kalat. So meron din TV. At meron din terrace yung hotel. So, kasi nasa second floor ako eh. So hindi ko nag-expect na may terrace sa second floor, pero meron. Doon sa Levantine Hotel, tahimik talaga siya. Siyempre, panghuli, meron silang fast wifi. Talagang mabilis yung wifi nila doon, guys, sa Levantine Hotel. So, kung kailangan mong mag-work sa hotel, meron kang meeting, maasahan mo yung wifi nila, guys. Doon nga ako nag-awin, doon nga ako nag-upload ng mga photos ko sa Facebook and Instagram eh. So, that's it, guys. Proceed na tayo sa next hotel, yung La Carmela. Okay, sobrang ganda, oh. Tingnan niyo. Paganda, nandito kami sa Station 2. Napunta na ako ng La Carmela. Tapos nakita ko ito, ang ganda ng dagat. Wow! Diba, mag-aalas dos na. 2 PM na, tapos ganyan ang ganda ng dagat, oh. Grabe. Sobrang payapa, no. Ayan guys, ayun, oh. Beachfront. Ito na yung La Carmela. Carmela. So guys, nakapag-book ako dito via Klook kasi kinumpara ko yung Agoda at Klook. So mas mura yung rate sa Klook. So doon ako nag-book. So pasok na tayo. Ayan, makikita mo agad pagpasok yung pool nila. Malaki rin siya. May enjoy yan ng mga kids. And then punta na tayo sa reception for the check-in para makita natin yung room na in-avail ko. Let's see guys kung sulit yung 1,689 pesos per night na kwarto dito sa La Carmela. So game! Ayan guys, pagpasok mo, you need to insert the card para mag-run ng power. And then ayan, makikita mo agad yung big cabinet nila. Tapos, ayan, may mirror din. And then, ayan, mayroong TV. Tapos, may mini chair and table, tapos shoe cabinet. Ayan, may aircon sila. Medyo malamig na may aircon. Tapos may big window. Ayan yung view. Ayan, may 2 beds. So, pag dalawa kayo, tig-isa kayo. May mini lamp din. Tapos marami silang mga towel na provided, which is good talaga guys. Ayan, may ano pala sila dito, may vault sila dyan for the safety of your belongings. And then yan, pagpasok ng banyo, yan yung lababo nila, tapos may big mirror, tapos may towel ulit, ang daming patwalya, ayos ha. Yan, may bidet din guys, tapos ito, hot and cold shower. All in all, okay naman tong room na nabook ko dito sa 4th floor. At huwag kayong mangamba kasi may elevator sila. Mabilis na may elevator. So if may kasama kayong senior, you can use the elevator. Tapos ayan, yung view sa window. Tanghali na. And ayan, yung aircon medyo maingay siya ha. Yun lang guys. Paglabas. Ayan guys, paglabas yun ng La Carmela, yun na yung beach. Diba? Beach, yan ha. So yun na guys, nakita nyo ulit yung La Carmela, no? So ayos ba sa inyo? Okay ba sa inyo yung nakita nyo? Oh, comment down below guys. So yun na, honest feedback ulit. What I don't like muna sa La Carmela. Unang-una guys, yung La Carmela wala silang wifi. Lalo na sa 4th floor. Kasi nagtanong ako na sa reception, meron po bang wifi dito? Hindi raw maabot sa 4th floor yung wifi. So sad. Kailangan ko mag-avail ng data para makapag-internet lang. Tapos, eto talaga. Dalawa lang hindi ko gusto. Yung pangalawa, napakaingay ng aircon guys. Hindi ako nakatulog masyado kasi doon sa isang sa unang hotel, naka-split type kasi ito kasing sa La Carmela, naka-window type. So,
pag naka-window type kasi, mas maingay yung aircon. So yun, kailangan kong hinaan. So hihinaan ko, hihina yung noise, pero hihina din yung buga ng lamig, di ba? So yun, hindi ako masyadong nakatulog ng maayos kasi nga, maingay yung aircon. So, kung hindi nyo talaga kayang ingay, pwede naman siguro kayong mag-ask for another room dun sa reception. Yun guys, what I like naman dun sa La Carmela ay beachfront nila ulit. Beachfront, tapos may free water sila guys, pwede kayong mag-refill. And then yung La Carmela ay may swimming pool. So, dun sa isa kasi wala eh. Dito meron. Goods to para sa mga kids. Kung meron kayong kasamang bata or gustong mag-swimming, yes, meron silang available pool sa La Carmela Hotel. Then, meron din silang hot and cold shower. So, yung sa mga gusto kasi pag umaga, gusto ko ng maligo. And lastly, yung nagustuhan ko talaga sa La Carmela ay yung free breakfast buffet nila. So, bumawi sila dun. So, marami silang choices. Like, ang kinuha ko ito, itong mga to yan. Like, scrambled egg, sausages, pancit, beef tapa ata to, and then rice. Siyempre, of course, meron din silang mga free juice and coffee. So parang nasulit yung binayad ko talaga dun sa La Carmela, guys. So yan guys, sana nakatulong tong video para sa inyo, lalo na dun sa mga hindi pa makapag-decide kung saan hotel sila magbubook. At ito yung dalawang options na binagay ko sa inyo. At please consider to like, subscribe to my channel. And if you have questions guys, just comment down below at sasagutin ko yan isa-isa. Thank you.